Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, itago niyo po ako sa pangalang Dylan. Marami na po akong napakinggan na kwento sa inyo at hanggang ngayon, kapag may bago kayong upload, Kuya E, ay sobrang nabibilib pa rin ako. Kahit sa mga kasimple-simplihang istorya ay tila ba nagiging espesyal kapag inyong binabasa na. Kaya this time ako naman po ang nais na makapagbahagi ng aking kwento. Sa kabataan ko, Kuya E, ay naroon na yung aking pagkagusto sa mga kalalakihan. Tinago ko pero hindi ko rin talaga napipigilan. Lumalabas at lumalabas talaga siya kapag ako ay may nagugustuhan. Gayunpaman, aminado ako, Kuya E, na hindi ko kayang umamin ng naramdaman para sa nagugustuhan ko. Pero ipinaparamdam ko yon. Isang picture ng friend's suggestion, Kuya E, ang nakita ko sa aking feed sa Facebook. Nakita ko ang mukha niya, ang amo. Inistok ko ang kanyang FB dahil most of his posts ay nakapublic. Isang lalaking mahilig sa pageant, Kuya E, at nananalo na rin sa mga sinasalihan niya. Guwapo kasi talaga siya. Hindi ako nag-a-add, Kuya E, talaga ng mga hindi ko kailalang lalaki. Pero that time, nagtry ako na i-add ang lalaking itago natin sa pangalang Onin. Sa mga post ni Onin, lalaking lalaki. Astigin, sabi nga. Ang hobby niya, pagmotor, hiking, basta mahilig sa adventure. Pero yun lang, nakita ko, taken na. May girlfriend. Pero hindi ko kinansel ang friend request ko sa kanya. Hindi ko naman inexpect na after ilang araw ay mako-confirm niya yon. Tinanong niya ako kung kilala ko raw siya. Sinabi ko naman, Kuya E, na hindi. Friend suggestion lang. Tinanong ako, Kuya E, ni Onin kung taga-san daw ako. At yun nga, very vocal siya. Sabi niya kung may iba raw akong gusto sa kanya, hindi raw siya ganun kaya pasensya na. Ewan ko nga ba bakit ba nasabi ko agad sa kanya yung pagkatao ko, pero sabi ko, gusto ko lang na makipagkaibigan. Malinaw yun sa akin. Sabi niya sa akin okay lang naman daw, basta wala lang kung anong ini-expect sa kanya kasi hindi siya talaga ganun na lalaki. So yun nga, Kuya E, madali naman akong kausap. Madali rin siyang kausap at madali rin makasundo. Makwento si Onin. Kwento ng love life, buhay niya. Basta straight to the point siya sa mga kwento niya. Kahit wala akong future sa kanya, chinachat ko siya at nakikipag-chat naman siya sa akin, Kuya E. Hindi ko alam kung yun lang ba yung karakter niya sa mga nagchat-chat sa kanya. Basta, okay naman, mabait naman siya, Kuya E, na sa tulad kong kumakausap sa kanya. Sabi ko, siguro talagang ganun kapag medyo famous, talagang dapat in-entertain lahat ng mga chat sa kanya. Napakasipag naman kasi niyang sumagot. Mag-reply sa mga tanong ko sa kanya. Hindi ko rin naman inaasahan na sa mga chat at reply ko, niya ay magkakaroon kami ng bonding ba? Na tinawag pa niya akong kuya. Sabi niya siya raw kasi yung panganay sa kanilang dalawang magkapatid kaya okay naman na magkaroon siya ng kuya. Hindi ko alam kung saan patungo yun. Ganun dahil sa madalas kami nag-chat-chat. Pero hindi naman ako umaasa, Kuya E, na may magaganap. Minsan magme-message siya, papunta na raw siya sa girlfriend niya, at marami pang iba. Isang araw, Kuya E, ay may message sa akin si Onin. Tinatanong niya ako kung pwede raw ba siyang tumawag. Tapos sabi ko, bakit? Sumagot siya, ay wag na lang pala. Tapos sabi ko, ano nga, okay lang naman na tumawag ka. So yun nga, Kuya E, tumawag siya at maraming paligoy-ligoy. Pero yun, anib pala nila ng girlfriend niya. Nakikiusap na kung may extra budget daw ako. Na syempre ako naman, bilang mabait na kuya sa kanya, pumayag. Pero malinaw pa rin sa kanya, sinabi niya na sana raw walang kapalit na anuman. Sabi ko, naman, mabait ka naman. At simula pa lang naman sinabi mo na sa akin na hindi ka ganun. Sabi niya salamat daw kasi mabait ako. Ako daw talaga ang best kuya. Pinalitan pa niya yung name ko doon sa chat namin ng best kuya. At simula sa pagkakataon na yon, Kuya E, mas naging close na siya sa akin.
Madalas siya na unang nagme-message. Ako yung pinagsasabihan niya ng mga problema niya. Well, si Onin ay produkto ng isang broken family. Ang nanay niya ay may ibang asawa na, ganun din naman yung tatay niya. Pero naroon sila sa tatay niya, silang dalawang magkapatid na lalaki. Yung pagiging gwapo niya nakatulong daw sa kanya kasi sumasali at sumasali talaga siya sa pageant kapag dumadayo-dayo pa may mauuwi siyang pera. Well, sa nakikita ko noon, okay naman si Onin. Pero dumating yung time na parang naisip ko na nasobrahan na rin sa akin yung pagiging mahingi, yung mahingiin niya sa akin. Minsan magme-message siya na parang mangungulit tapos yun pala kailangan ng pera. Ako naman bilang naging close na best kuya daw, hindi ko naisip na ginagamit lang niya ako. At masyadong kumbaga ay naging masaya lang ako sa setup na nilalambing-lambing niya ako as kuya niya kahit wala naman akong napapala sa kanya. Hanggang one time, Kuya E, muli, nagsabi siya sa akin. Sinabi ko sa kanya, Kuya E, na wala akong budget noon pero kailangan daw kasi niya. Parang pinaproblema pa ako. Pero kahit may pera ako, sabi ko, tignan ko kung anong gagawin niya. Makulit talaga na maglambing si Onin pero sabi ko, this time, titiisin ko na. Hanggang sa siguro, naisip niya na hindi na ako magbibigay sa kanya. Sinabi niya sa akin, Kuya E, na gawin ko na raw sa kanya ang gusto kong gawin. Okay lang daw, basta sana daw wala makakaalam ng gagawin ko sa kanya. Sabi ko, anong ibig mong sabihin? Sabi niya sa akin, basta kuya, sana ilihim mo lang ha. Alam mo na yon kung ano yung gusto mong gawin sa akin. Payag na ako. Sa ilang buwan, 3 months namin pag-uusap, pag-chat-chat, Kuya E. Yun na naging offer na napag-isipan ko. Ang pinagpapantasyahan ng marami na akala mo ay hindi talaga makapasag pinggan na inoper ang kanyang sarili. Pinatos ko yung offer niya. Pero naisip ko na siguro after nun, tama na o titigilan ko na. Nangyari nga Kuya E, basta nakita kami sa malamig na lugar, humiga siya at ginawa ko lahat Kuya E. Panalong panalo si Onin Kuya E, sabi nga, makinis materyales puertes. Inenjoy ko lang yon Kuya E at naisip ko na yun ang aking reward sa pagiging mabait ko sa kanya. Kahit natalo pa rin ako kasi parang binayaran ko lang naman siya. After that, Kuya E, nagbago na ang lahat. Sa akin naman, okay lang na hindi na rin siya mag-message. Hindi dahil sa nakuha ko na siya, kundi parang tama na rin yon kasi baka kung ano-ano pa yung hingin niya sa akin. Never na uli na nag-message sa akin si Onin. Simula noon, pero hindi naman niya ako binlock. Naisip ko siguro na hiya na rin siya. Naisip ko noon kung sa akin lang ba siya naging ganun. Hanggang sa may mga lantad na beke ako na nakausap tungkol sa kanya. Na-pipe daw nila pero hindi daw naman pumapatol kasi ilang beses nila inalok ng pera pero hindi daw talaga siya ganun. Naisip ko na kahit papaano ay naging pride ko pa rin yun na ang isang hinahangaan nila pinapantas siya isang araw eh nakuha ko. Pero yun nga, hindi ko naman mapagmamalaki kasi may perang kapalit yun. Hanggang dito na lang po Kuya E ang aking kwento. Dilan. Unang-una Dilan, maraming salamat sa iyong liham. Well, minsan no, hindi talaga, paano ba? Dahil sa pangangailangan, eh hindi talaga mapigilan na magagawa at magagawa yon ng isang lalaki. Pero, hindi ko lang alam ha. Pero grabe ha, ilang buwan kanyang nagamit na ikaw pa naman itong nagpauto, di ba? Sorry sa term pero siguro, ang hat nga o gwapo talaga niya na sobrang kumbaga nahook ka sa kanya no? So parang nagpagamit ka rin in a way kahit na walang napapala. Pero syempre, yun nga dumarating ka sa point na alam mong sobra na rin yung abuso niya na siguro akala niya okay lang na okay dahil kuyahan ka nga niya, 'di ba? Pero tama na rin yun kasi wala naman ding patutunguhan, baka masaid pa yung pera mo. Oras na mas tumagal pa yung ganun yung setup, no? Mahirap lang kapag involved talaga yung pera, no? Makita mo talaga yung ugali ba ng tao. Pero ewan ko ha, hindi ko alam kung paano ba yung naging setup nyo na masyado kang naging mapagbigay talaga sa kanya hanggang sa yung ayaw niyang gawin ay ginawa niya kamo. Ayun, magpabayad kapalit ng kailangang halaga. Muli, maraming salamat sa iyo Dilan at sa iyong liham. Maraming salamat sa iyong kwento.
At muli po, maraming salamat talaga sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.